kapitbahay. Nandito po tayo ngayon sa ating pong maliit na hardin sa taas ng bahay. Ituturo ko po ngayon kung paano po mag-pruning ng ampalaya. Napaka-importante po na ating na-pruningan yung ating pong ampalaya para madali po itong mambunga. Papakita ko po ngayon kung paano po ito. Para. Ito yung aking pong ampalaya. Ayan. Madahon na siya. Ayan. Isa lang po itong kalagay sa 4 liter na plastic bag. Ayan. Pansin nyo po, marami pong maliliit na sanga-sanga. Ayan po yung puputulan po natin ngayon. Okay, paano ba natin malalaman kung alin po ang tatanggalin sa parte ng ating pong halamang ampalaya? Kung napapansin nyo po, ito po yung pinaka-main. Ayan po. At biglang magkaroon po ng sanga. Ayan po, ano. So, ito po yung tatanggalin natin, yung may sanga. Ayan po ang ipuprone natin. Kasi, kumukuha po siya ng sustansya mula sa pinaka-main na tangkay. So, ito po ang tatanggalin natin. So, ito po. Okay. Kung nakikita ko natin, ito po yung pinaka-main. At mayroon na po siyang tangkay. Yan po yung puputulin natin. Okay. Ayan. At yun pa po isa. Ayan. Tangkay. Ayan po yung mga pinuputol natin. Okay. So, yan po yung mga dapat tanggalin. Ito po, diretso po yan. Ayan, meron pong sangsanga rito. Itulin po natin. Ito yung... Okay. Iwas po tayo ng dawan. Ayan po, ito yung pinaka-main niya, may sanga na po siya. Sa mga Taiwan po, ang tawag ko dito ay suckers. Kinukuha niya po yung mga nutrients na dapat po para sa ating main na sanga. Madali pong mapansin po yan kasi pagdating sa dahon at meron pong tumubo doon, yun na po yung anak natin, yung prune. Okay, yun na po yung sucker. Medyo madami-dami na po yung napabayaan po ito.
So ito yung natanggal na natin para sa ating pong bagong prune na ampalaya. Ayan. Namumulaklak na po kasi yan. So ito ngayon ay halo natin sa munggo. Yan. Parang ginulay na natin yan. Ayan po. Okay, yan po yung ating pong pruning. Gulay. Ang munggo. Salamat po sa panonood. Dito po si Kuya Mel Raranga. Huwag po sana pong kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification para sa mga update sa aking video. Pabuhay po kayo, mga kapatid.